guys. Good morning. Joke. Good afternoon. 12:20 na. Akala ko 11 something pa lang. Ngayon na lang ulit ako mag-vlog, guys. Monday na. Ang last vlog ko, kung di ako nagkakamali, yung kakarating namin dito. Galing sa bakasyon. Kahapon nga, andito sila Jane. Actually, kompleto kami kahapon. Si Jonah, si Santi, Jane, Carl, Calum. Dito sila kahapon. Dito kami nag-merienda, and then hanggang dinner na yun. Pero hindi ako nag-vlog. Anyway, yeah. Today is a Monday and I'm currently editing. Ito yung vlog ng Luxembourg. Actually, day 1 pa lang ito ng Luxembourg. Yung part 2. Naumpisan ko na ito ng isang araw eh. Supposedly, kahapon siya mag-a-up. Pero since may bisita nga tayo, hindi ko siya naituloy. Kasi mula umaga, busy na naglinis. Tapos nag-prepare ng mga lulutuin. And then, yun, tuloy-tuloy na hanggang hapon. Dumating sila dito mga 4 ng hapon. Tapos yun, dire-diretso na. Hanggang, I think, mga 9 or 9.30 nung nagsi-uwian na. Ano lang naman, catch up lang. Kwentuhan, ganyan. Ay, hindi ko alam kung pwedeng sabihin dito, pero pwede ba sabihin dito? Hindi ko alam. Yeah, I think pwedeng sabihin. Tapos naman na to ni Jane sa kanyang personal account. But, merong baby na parating. Kasi buntis si Jane, I think 5 weeks ata. Yun, nag-celebrate lang din kami kahapon, chikahan, ganyan. So, next year, meron na tayong isang laruan ulit. Laruan talaga. Isang baby na ulit tayo. Kasi ngayon, si Calum ang aming baby. Kasi nag-iisang bata. By the way, kumakain ako. Lunch. Ito yung lunch ko today, guys. Kita nyo ba? Rice, and then merong, ano bang tawag dito sa ganito? Fried rice. Hindi siya fried rice eh. Basta may mga gulay-gulay. Kasi, nag-edit ako, and ito yung first time naming matry yung kinainan namin sa Luxembourg. So, napanood ko ulit, kumakain kami nung parang ganito, rice na may gulay, tapos may meat. Ang sarap nun. Sabi ko, parang nakakamiss. And nag-check ako ng mga laman ng ref namin. Parang kaya ko naman. Hindi naman exactly, pero pwede na. So, naglagay ako ng carrots, ng green peas, tapos toge, and then chicken. Actually, yung chicken na to kagabi to eh. Hindi namin naubos. So, hinimay ko lang konti. Naglagay lang ako konti. And then, itong mga itim-itim nito, nilagyan ko lang siya ng seaweeds. Nagustuhan kasi talaga namin yun, yung nabili namin sa Luxembourg. My Line, yung pangalan ng resto. Resto bang tawag doon? Basta, kung saan kami bumili. And gustong-gusto namin, ang sarap. By the way, kung napapansin nyo, medyo pula yung aking ilong and ewan ko kung naano yun sa boses ko. Sinisipon na ako, guys. After 1 week ng bakasyon natin, talagang sinipon na ako. Hindi ako sinipon dun sa Europe na sobrang lamig. Pero dito na siya nagtuloy. Siguro dahil galing tayo sa malamig, tapos biglang init. As in, sobrang init naman dito. Katapos ko lang maligo, guys. By the way, 2:44 na. Tapos na rin ako mag-edit. So, meron akong vlog for today. Yun yung parang second part nung day 1 namin sa Luxembourg. Naiinitan na naman ako. Basta after maligo, naiinitan ako. Okay, hindi ako nagbasa ng buhok, so gumamit ako ng dry shampoo. Konti na lang ito eh. Parang siguro mga isa or dalawang gamit pa. Pero paubos na talaga ito. Noong tagal na rin naman, parang last year ko pa ito nabili. Meron pa akong isang ganyan, pero yung mas maliit naman. Tapos parang ibang scent siya. Anyway, share ko sa inyo yung body cream na ginamit ko for today. Bago lang to. This is from Bath & Body Works, yung kanilang aromatherapy na line. And ito yung Eucalyptus Plastina Stress Relief nila. In fairness naman dito, nagustuhan ko yung amoy niya. Medyo, hindi ko alam kung lahat magugustuhan yung amoy nito. Pero more on, mga pang tita scents na siya. Gusto mo yung pang relax, mga ganyan. Basta lahat ng aromatherapy, parang mga pang spa na vibes, gano'n. So anyway, ito, nabili namin siya bago pa yung bakasyon actually. Si Joanna naman talaga yung nag-order nito. Baka gusto ko daw makisabay kasi sakto, naka-sale na lang ito na nakita niya. Hindi ko lang kung ano yung original price nito, pero nabili namin siya ng 15 AED na lang. Eh, na-curious ako. Sabi ko, sige, pasabay ako isa lang. Hindi ko alam kung kailan to dumating. Siguro nung habang nasa bakasyon kami. Pero kahapon, since pumunta sila dito, dinala na niya. Ang ginamit ko to kagabi. Sabi ni Ed, mabaho din daw. Tapos ngayon, ginamit ko ulit siya. Tapos gagamitin ko ulit mamayang gabi. Yeah, I like it. Siguro meron naman nito sa Pinas. May Bath & Body Works naman sa Pinas, diba?
kung gusto niyo lang siyang i-try, yan yung itsura niya. Basta yung mga ganyan, no? Aromatherapy. Tapos, eucalyptus tea. Pero yung mga ganito, aromatherapy, bibihira lang siya mag-sale. Well, ako ngayon lang naman ako nag-start ng mga ganito. Hindi ako masyadong familiar pa, lalo na sa mga scents, ganyan. So, kapag nagre-recommend si Jonah, most of the time, tinatry ko, medyo alam na niya yung mga okay yung amoy. And so far, yung mga gusto niyang amoy, okay din naman sa akin. Alright, anyway, labas na ako. Medyo mainit dito sa bathroom. By the way, update pala sa mga halaman ko, guys. Meron akong 4 na halaman. Yung isa, ano siya? Actually, lanta naman na yan nung ano, nung bago pa kami umalis. Parang ganoon ata talaga, maiksi lang yung buhay niya. Yan yung may bulaklak. Maganda yan nung ano, nung fresh pa siya. Pero ngayon, wala na lanta na. Hindi ko pa nga natatanggal eh. But anyway, yan, meron akong 4 halaman. So, ito na yung mga itsura nila. So, una, itong snake plant. Yan, dito ko muna siya nilagay. Meron na siyang bagong tubo. Akala ko dalawa lang. Ito. Itong dalawa. Meron pa pala dito sa loob. Pero parang may mga ano pa nga, diba? Mga maliliit like yan. Isa, dalawa. Meron pa dyan maliit. Ay, hindi, 4. Meron pa dun. Ang dami pala. Nagsiksikan sila dito. Pero nung una, akala ko ito lang. Well, bago kami umalis, medyo nakikita ko na itong dalawa na to. As in, sobrang ano pa. May konting green lang na sumisilip. So, sabi ko baka matagal pa bago umusbong. Pero nung pagka-uwi namin, ayan na, ang tangkad na agad-agad. In fairness naman dito sa snake plant ha, nakapagpatubo pa siya ng mga bago, kahit nawala kami. Yung water na huli lang niya nung bago kami umalis, mga isang baso lang yun. And then, 2 weeks, wala na. And then, doon naman tayo sa isa. Iba-iba kasi yung location ng mga halaman ko eh, no? Lawa natin, ayan. Very healthy rin niya. Itong mga ganito, parang mga sugat-sugat niya konti. Matagal na yan. Kahit itong bagong bilay, may ganyan na siya. Akala ko malalanta to. Parang medyo inaano ko na na, okay, baka malanta na siya pag uwi namin. Pero hindi. As in, healthy pa siya. Walang nalanta. Walang nag-dry. So, dito tayo sa huling halaman. Ito na yung, ano, yung aking warrior na halaman. Warrior talaga. Kasi tignan nyo. Hindi ko alam kung maawa ako sa kanya. Kung matatawa or hindi ko alam kasi tignan nyo naman, diba? As in, nag-iisa na lang talaga siyang nakatayo. Meron ba akong video na before nito? Nung bago umalis? Parang wala ata. Pero ayan, nag-iisa na lang siya. Well, hindi. Nung pagdating namin, dalawa. May isa pang leaf dito. Pero after 2 days or parang 1 day lang ata, nalaglag na rin yung isa. So, ito na lang talaga yung natatanging naiwan. The rest, ubos. By the way, this is rubber plant pala. Same nung isa, nung green. Pero parang medyo iba yung ano nito eh. Iba yung dahon niya. Yung parang medyo makapal na may pagka konting maroon siya. Pero rubber plant sila pareho. Hindi ko nga alam eh kung ano nangyari. Kasi pagkatabi sila nung rubber plant ha, okay na okay yung isa. Tapos ito, kasi lantang-lanta, hulog talaga lahat ng dahon. Tapos ito lang, dadalawa lang yung naiwan nung pag-uwi namin. Pero yun, tignan natin kung mabubuhay pa siya. Para namang mabubuhay pa. Kasi merong isa dito ng ano, ganyan o. Pero itong mga to, siguro naman no, may tutubo pa dyan. Pero hindi ko lang alam kung gaano katagal. Sabi ko kay Ed, parang gusto ko ng palitan. But we'll see. Pero balak kong bumili nga ng ano pa, additional plant. Kasi meron pa akong isang ganito. Supposedly, iriripat ko yung isang rubber plant. Kaya wala pa siya dun sa lagayan. Kaso nga, kulang yung soil. Hindi ko pa alam kung kailan kami makakabalik ng Nina Port ulit. Meron pala akong nakalimutan pakita sa inyo. Mga nabili ko sa Europe trip natin. Nothing much naman, pero wala, gusto ko lang siyang i-share. Tara! Nakabili ako ng 2. So, ito, una, from Zara. Sa ano namin ito nabili? Brussels. As in, sobrang dami kasing sale doon. Kung napanood yun na yung mga vlogs ko nung nasa Brussels kami, yung way namin papunta ng hotel, di ba? May madadaanan kami ng mga shops. And isa doon is Zara. So, nung nag-check kami, ang dami tao. Lahat talaga naka-sale. And yung mga perfumes nila, isa rin to sa mga naka-sale. Basta, nabili na lang namin to ng parang mga 9 euro na lang. So, ito yung scent na kinuha ko. Rose Sincere. Actually, madami pang mababanga doon, pero medyo nakahassle na rin mag-check-check kasi ang daming tao.
Para sa akin, medyo shala din yung amoy nito. Yun nga lang, hindi siya naglalast. Mga an hour or two na suot mo siya, tapos retouch ka na lang. Ito, last minute lang to, sa Turkey airport naman. Parang 19 euro na lang siya. And buti na lang doon is merong mga, yung mga tester, kasi hindi ko alam kung anong amoy nito eh. Mabango, parang fresh lang siya. Ito pala is Antonio Banderas na Queen of Seduction. Pero yun nga lang, hindi sila long lasting. Mga isa or dalawang oras lang. Okay, ayun lang. Wala, naalala ko lang kasi hindi ko pa napapakita sa inyo. Eh, mahinahanap ako dito sa drawer. Nakita ko siya. Ang dami ko naamoy na pabango kasi dun sa Brussels, meron dun store na may mga perfumes din. And ang maganda dun, may mga tester talaga and walang nagbabantay masyado. Unlike dito or sa Pinas na may mga nakasunod na mga sales lady, mga ganun. So dun is libre kang maglibot-libot, mag-check-check na walang, at least para sa akin na medyo na-awkward ako kapag may mga ganung nakabuntot sa'yo. Although, trabaho naman nila, pero yeah, as an introvert, medyo mas prefer ko yung walang nakabantay, walang nanonood sa'yo, parang ganun. Meron pala akong mga pictures ng mga Zara na nagustuhan ko. Ayan, mga Zara Gourmand. Yeah, 149 dirhams yung full size. So, ito, Zara Golden Decade. Hindi ko na matandaan yung amoy ngayon, pero pinicturan ko, so I think nagustuhan ko to sila. Ayan, ito, Miss Dior, nagustuhan ko rin. Iba-iba rin pala itong Miss Dior. So, yung nagustuhan ko is Rose and Roses. Ayan, ito, the best. It's either yan or ito. Para silang mabangon. So, either of the two. Ay, dyan na siya ito. Ito rin, Marc Jacobs. Meron na tayong lies. Hindi na talaga siya nagiging 15 or 13. Wala, 19 na to. 18, 19, mga ganun na to. Sabi nga atin, isang araw daw, 17 lang nagmahal daw ulit. Hindi natin lagi na siya siyang bahan. But he did rise, so wala tayong mga nagawa. Kumain ka? Hindi. Kahit, magkasalubo ako. Ano? Sisiyang doon. May tawag tignan yung bag. Ang taba ng bag niya. Ano kaya? Kailangan kasi matikman mo yung mga natitikman namin. Dali, buksan mo. Maliit lang ito na tinapay. Eclair. Tingin? Ah, eclair. Mali yung dikit niya yun, dumikit dun sa taas kong. Tara! Ang sit mo naman, naalala mo ba rin? Masarap niya, may cheesecake sa loob. Ha? Huh? May chocolate ice. And ano? Ah, kasi eclair, may something sa loob. Ice yan, sobrang sarap, promise. Tignan mo. Anyway, ayan. Kaya ako yung pinasalub ng sa loob. Magpapapit ko ba tayo? Yes, hindi pa ako nag-memory yan. Okay, ayan. Tapos at saka yung cheesecake ko. Okay, mag-marianda muna kami guys. Ano na pala? 4:20. Thank you.
8:15. Kain na kami. Ininit ko lang. Kanina pa ako nakaluto. Ininit ko rin yung ano namin kagabi. Hindi namin naubos. Chicken and then may dalawang Shanghai. Ay, saan yung isa? Isa lang pala. Anyway, let's eat. Let's eat. Magkakamay ako. Parang gusto ko magkamay. Tara! Yan yung ulam namin. Pinakbet. Kaso medyo kulang to. Walang talong, walang ampalaya. So ano lang, sitaw, okra, and kalabasa. Hindi. Kumbaga, pre-protect ng military yung buong area, binarikidaan. Mm-hmm. Tapos sila na yung nag-aano, sila yung namumuno. Kumbaga, pag may nakita silang medyo may sakit. Pinapatay agad? Hindi naman. Inano lang. Pinapag-experimento ang ganyan. I led them to the north gate. Ay, init. So all the Soviets are distracted. We can go now.